Pero ito maganda kasi itong ito nagagarito klaseng relationship kasi ito talaga yung pinatatag ng panahon. Yung talagang dumaan yung mga bagyo, andyan pa rin sila sa isa't isa, nakatayo pa rin sila. At mas pinipiling mahalin ng isa't isa. Kasi iba yung nagmamahalan, yung tsala hanggang tumanda, talagang iba din yun. Pero ito, ang daming pagsubok, ito mas pinipili pa rin yung isa't isa. O, oh, tsaka i-share ko lang, kung baga like nung bago kami, kung baga siguro isa dun sa mga common denominators is mahilig magsimba, magdasal. So, kasi ako, like, nung parang nung bata-bata ako, yan yung parang, yung masabing parang part ng mga date. Pero pag mga early dates, dyan ko dinadala sa adoration. So, pag yung girl na alibad-barana, ano ba naman? Ano ba naman ito? Yan, di ba? Wala red na. Flag. Oh, red flag. Yeah, correct. Oh, yeah. May mga ganun. So, ganun. Kasi, na. Kung baga like ako kahit hanggang ngayon, basta pag may simbahan, may adoration, wala naman parang ano eh, overdose sa prayers eh, di ba? Pray ka lang ng pray, di ba? And then, siguro isa rin yun sa mahalagang ingredient ng relasyon ninyo, di ba? Kumbaga, si Jesus Christ. Totoo, very true. And that, yeah. Amazing, amazing. Bilang papsi, ganun. Yun, siya talaga dapat ang haligi at nagli-leader sa mga pamilya ng ganun. Kaya talagang nakuha. Oo, oh, hindi. Tsaka kasi, kumbaga natanggap na niya na kumbaga, all bark, no bite naman ako. Kumbaga, malandi lang ako talaga. Siguro parang, yun yung nature ko eh. Pero, hanggang dun lang ako, nilalandi ko lang. Pero wala. Oo. Walang kinauuwian yun. Diba? Tumatawa si Papi IP, kuya. Ano ko yung gardo? Friendly, friendly. No, buti na, maigsi lang. Baka humaba pa eh, diba? Pero, friendly lang. Kasi, kumbaga, yun ako eh. So, sabi ko nga, parang sa isang relasyon, hindi mo kailangan parang gawin yung molde at doon mo siya ilagay. Diba? Tama. Meron ng sariling molde yan eh. Pag kunwari nilagay mo siya, eh, hindi na siya yan, diba? Kung ano yung molde niya, dapat matanggap mong ganyan siya. So, just the same, like yung sa akin, yan yung molde ko eh, diba? Yung parang mukha lang akong babaero, diba? Pero harmless ako. Oo. Diba? Minsan ano yun, part yun ng charm ng lalaki. Yung ano lang, yung minsan hindi naman talaga sila lumalandi. Oh, kita mo na. Charm lang no, because, nila. Because my husband is the same because oh, he's a see? Funny guy. Oh. So minsan na may misinterpret lang nating mga momshies na lumalandi na naman to. But yes. Actually, no. It's just part of their charm. Doon nga, bumagsak na kaya kami naging open. Kasi kailangan klaruhin natin. Yan, melandian ba yan? Or friendly? Ano lang na? Communication din. Oh. Yan. Yes. Okay, you've been together for 18 years. Meron ba kayong isang pagsubok na napagdaanan na proud kayo kasi pinagdaanan nyo pero nalampasan nyo? Dami yan. kaya pang tumawa na lang. Dami yan. Eh, kasi magsasite ako ano ng, yung isang ng isang example. Memorable. Na, like yung earlier. Ito parang nagmarka sa akin. Kasi di ba yung, alam mo nagbabagong buhay ka na, di ba? Tapos parang hindi mo sinasadya. Last year lang yan. Last year. Hindi. Wag yung last year. O, iba to. Kumbaga, early stage to. O, kumbaga, like, parang pinuprove mo na sa kanya, di ba, na mga matino ka na, di ba? Friendly ka na, hindi ka na masyadong maharot. Eh, out of the blue, di ba, yung sa closet mo, may makita siyang, di ba? Parang, alam nyo na, yung medyo maselan na, di ba, damit ng babae, di ba? So ako, syempre, di ba, off guard. Di mo na alam pa paano mong didepensa nyo. Alam mo, sabihin kong, akin yan! Hindi ko na ma-defend! Tapos parang may nakita ng isa, may nakita pa uling isa. Ibang klaseng pagka-friendly, ha? Eh, sa gigil, pinagugupit. Sabi ko, ba't mo naman ginupit at sinira? Sana pinamigay na lang natin, di ba? Napakinabangan ng iba sa gigil niya. Kasi hindi ko na ma-defend. Tapos yun yung mga parang mukhang mauuwi sa hiwalay. So, kumbaga, pinrove ko naman na wala, parang honest to goodness, di ba? Wala akong kaalam-alam dyan. Salbahe lang talaga yung ano na nanadya. Parang siguro, wala na tayo ha, di ba? Mag-iiwan ako dyan. Pero may ganun talaga. Eh, ikaw, anong hindi, pero nung time na yon wala kami nung usual na madrama na konfrontasyon. Nung sinira ko yon wala, hindi ko siya inaway or
inimpake ko lang yung nagamit ko. Yun na yung mala, ano, MMK na ano. Nagtatanong ako, ano yung pinaka nagawa ni Kuya Gardo na talagang sabi mo, ah, ito na talaga, nagbago na siya? Napatunayan ko yan simula nung nagka-anak kami. Kasi dun sa start ng relationship, wala talagang plano eh. Na pamilya, ganyan. Tapos so, nung nalaman ko na buntis ako, ready na ako. Sabi ko parang, ah, ito na. Siguro talagang ano na, yung matatapos na doon. So, una kong kinausap yung brother niya. Sabi ko, buntis ako. And then, pinapaalam ko lang. So, alam ko naman na hindi ito kasama sa ano yun, sa usapan. Ganyan. Tapos, nung sinasabi ko na sa kanya, nagulat ako sa reaction niya. Kasi talagang excited siya. Tapos, pinamalita na niya sa mga kamag-anak niya. Tapos, from check-up hanggang sa mga anak, hanggang sa ngayon, talagang hands-on siya. Yun na yung parang ano ko na, ano na talaga. This is it na. Grabe naman talaga. Ang love talaga is talagang pag nandyan talaga, hindi na mawawala yan.